So mga tol, ngayong darating na linggo na nga po ang laban ng former world champion Teofimo Lopez versus WBO Super Lightweight World Champion Josh Taylor na magaganap sa Madison Square Garden, New York. Nagkaharap na nga po sila sa unang pagkakataon at ipinalabas nga po yan sa channel ng Top Rank. Galit nga pong sinabihan ni Josh Taylor itong si Lopez mga tol na utak daga daw. Sinisigurado daw niya na pagre-retiruhin daw niya si Lopez pagkatapos daw ng laban nila. Bibigyan niya umano ng malalang bugbog itong si Lopez at tuturuan daw ng leksyon. Paulit-ulit nga pong sinabihan ni Josh Taylor na daga itong si Lopez. Habang inaasar-asar naman ni Lopez itong si Taylor, banta ni Teofimo Lopez kay Josh Taylor, hindi na daw siya makapagantay na maglaban sila at babatukan daw niya itong si Taylor. Masayang laban daw ito sa pagitan nila. Banat naman ni Taylor mga tol, magliliyab daw itong si Lopez. Pagtatrabahuhan daw talaga niya ito at papasabugin daw ang baga niya. Dagdag pa ni Taylor mga tol, isang katiting lang umano itong si Lopez. Mararamdaman talaga daw ni Lopez ang puot niya. Sagot naman ni Lopez mga tol, basura lang daw ang pinagsasabi ni Taylor. So kaabang-abang nga po ang laban na yan. Kung maipanalo yan ni Lopez, maganda ang mapupuntahan na karir nito. Pero kung mabigo siya sa laban na yan, baka mapaisip itong si Lopez na hindi siya karapat dapat sa super lightweight. Sa kabilang banda naman mga tol, Floyd Mayweather Jr. pinagmalaki niya ang kanyang sarili. Sa isang interview nga po sa kanya mga tol, sinabi ni Mayweather na wala na daw fighters na hihigit sa kanya. Kahit pa daw yung mga nauna sa kanya at kahit yung mga kasalukuyang boksingero at kahit habang buhay, wala umano makakapantay sa galing niya. So maraming nga po ang nagbigay ng komento sa pahayag ni Mayweather. May sumasang-ayon sa kanya, meron din ang hindi sumasang-ayon. Katulad na lang nang sabihin sa isang comment mga tol, ang tunay umanong legend, hindi daw pinagmamalaki ang sarili. May nagsabi naman mga tol, mataas umano ang ego nitong si Mayweather, eh mid-boxer lang naman daw siya. May nagsabi naman mga tol, na totoo daw talagang goat itong si Mayweather, dahil isa daw siya sa pinakamagaling na technical boxer. Sa kabilang dako naman mga tol, Cuadro Alas General Casimero, sinabihan niyang gunggong sina Oya Inoue. Sa isang comment nga po ni Cuadro Alas sa mismong post niya na poster nila ni na Oya Inoue, sinabihan niya si Inoue mga tol na makakatakbo pa daw kaya ito sa susunod, sabay sinabing gunggong. So naniniwala talaga si Cuadro Alas mga tol na hindi na makakatakbo itong si Inoue sa kanya. Ramdam kasi noon ni Casimero mga tol na tinatakbuhan siya ni na Oya Inoue nung hindi matuloy ang laban nila sa US. Hawak pa niya noon ang WBO Bantamweight title at hawak naman ni na Oya Inoue ang IBF at WBA Bantamweight title. Naniniwala si Casimero mga tol na talagang natakot sa kanya si Inoue dahil kasado na ang laban nila taong 2020. Hindi natuloy dahil sa pandemya. Umatras itong si na Oya Inoue mga tol, kaya napilitan na lang si Casimero na harapin na lang itong si Doc Mica. Subalit nung maikasan na ang laban ni Casimero kay Doc Mica, saka naman lumaban itong si Inoue kay Jason Moloney at nakapunta ito ng US. Kaya naniniwala si Casimero mga tol na umiwas sa kanya itong si Inoue. Pero ayon naman dito kay Bob Arum mga tol, hindi daw kasi pumayag ang kampo ni Cuadro Alas na ikat ang force nito, kaya daw hindi natuloy ang laban. Kasagsagang kasi ng pandemya, kaya kailangan ng Top Rank na ikat ang force dahil halos walang nanonood sa laban. Kumbaga, malulugi itong si Bob Arum dahil limitado lang ang crowd.